Dalawang magkasunod na gulo ang nirespondihan ng Anti-Crime Task Force kagabi sa harap ng Tiki Bar at ng Fernandez Street. Unang pinuntahan ng Anti-Crime Task Force ang dalawang lalaking ito na naabutan pa ng susuntukan sa gilid ng kalsada. Hoy, tigil niyo na yan. Hoy, tigil niyo na yan. Tigil niyo na yan. Hoy! Napag-alaman naman ng news team na cellphone lang pala ang dahilan ng kanilang away dahil nawawala daw ang cellphone ng nakajakit na itim at napagbintangan ang kanyang nakasuntukan. Nang hindi pa ito makontento, sumingit pa ng isang sapak sa kanang pagilid. Awat na yan. Ano? Anong pinag-aawayan nyo? Cellphone! Ano pa yung cellphone mo? Bakit? Anong nangyari? Kunin ko lang na si Gregory. Oo. Sinampal niya ako bigla. Oo, tama na yan. Samantala, ilang oras lamang ang pagitan ng pinuntahan naman ng Anti-Crime Task Force ang isa pang gulo sa Tiki Bar dahil may hinipuan doon ng isang babae at nirereklamo ang tatlong lalaking ito. Kahit siya noona, nagay po siya sa akin noona, okay lang po yun. Saan dyan? Saan dyan? Isakit na po, sir. Hinipuan niya po ako eh. Okay, pwede ka muna. Okay, reklamo sa ito, halika. Ato, matraso nito ate. Yan, yan po yung nahihipo sa akin. Nasa muna po, nag-aipo siya. Kamunog salita, oh. Tapos? Pangalawang balik ko galing sa CR, nahihipo na po siya. Dahil dito, hindi na rin napigilan ang kasamang lalaki ng hinipuan at biglang sinapak ang sinasabi ng hipo. Okay, dali lang. Awakan mo muna, awakan nyo. Awakan mo muna yan. Awakan mo. Bray! Awakan mo yun ng upak. Awakan mo muna yan. Agad naman naawat ng Anti-Crime Task Force ang kabilang panig at dinala sa himpiran ng pulisya para doon na lamang pag-usapan ang nangyari at kung magsasampa ba ng kaso ang babaeng hinipuan at ang nanghipo. Ed Agarap, Basta Radyo, Ibandera Mo.